Chris Paul matutuloy na ba sa Lakers? Yan ang ating pag-uusapan mga idol. Matapos ng balita muna patungkol dito kay Jokic at sa kanyang nakakatawang interview nga mga idol ayon sa mga fans. Well, matapos kasi ng grabing ginawa neto ni Nikola Jokic mga idol, siya ang kauna-unahang NBA player in 75 plus years na history ng NBA. Sa NBA Finals na umiscore nga ng 30 plus points, magkaroon ng 20 plus rebounds and 10 plus assists. At mga idol, ito nga ang reaksyon neto ni Nikola Jokic na napakalupit, napakatinding kanyang ginawang history. At ang naging sagot niya nga dyan mga idol, sabi niya kung magiging honest lang daw siya ay wala daw talaga siyang pakialam dyan. Masaya lang daw siya na nanalo sila this game number 3 at nabawi daw nilang home court advantage. Yan mga idol ang pagpapakita ni Jokic na ang tanging nais niya lang ay manalo at wala nga siyang pakialam sa statistics. Pagpapatunay mga idol na itong ang naging tweet ni Kevin Durant dahil sinabi niya na sa tingin niya nga daw si Jokic ayaw niya nang maging star. Gusto niya lang daw na go to work, magtrabaho, maglaro ng basketball. Tapos umuwi lang daw sa kanilang bahay, i-FaceTime, i-video call daw ang kanyang mga kabayo sa Serbia and then tumalon sa swimming pool. Yan lang daw sa tingin ni Kevin Durant ang gustong gawin. Neto nga ni Nikola Jokic, ayaw niya. Wala nga siyang pakialam patungkol nga sa kanyang legacy sa basketball. Ang tanging gusto niya lang ay maglaro ng basketball at manalo. So mukhang may perfect description na binigay nga itong si Kevin Durant. At ngayon ay pag-uusapan na nga natin ang mga balita patungkol dito kay Chris Paul. Matapos kasing nakakagulat na i-wave siya ng team ng Phoenix Suns, ay ngayon ay maghahanap na ng bagong bahay itong si CP3. Well mga idol, sabi niya na gusto niya pa nga daw maglaro for ilang years at gusto niya nga rin mapunta at makatulong sa isang championship contending team. And well mga idol, kapag winaybunga ang future Hall of Famer na alam natin na may natitira pang ang galing, kaya pa mga idol, kumbaga may asim pa, ay for sure maraming ang may gustong team na kunin yan. Well, isa na dyan, of course, ang team ng LA Lakers and din ng Bucks, ang kanyang former team na Clippers at ang Boston Celtics. And well mga idol, si CP3 diba munti ka ng mag-trade dito nga sa Lakers nung naglalaro pa si Kobe, kaso kinansel lang ngayon ng commissioner. Kaya nga ngayon mukhang matutuloy na ang pagpunta ni CP3 sa team ng Lakers at sila nga daw ang pinakamataas na tsansa ng puntahan neto ni CP3. At dahil din kasi mga idol, ang superstar ng Lakers na si LeBron James ay kaibigan niya. Tandaan nyo pa mga idol yung banana boat squad na sila Carmelo, etong si Dwayne Wade, si LeBron, pati na rin si Chris Paul. Off the court mga idol ay friends, etong si LeBron at si CP3, and for sure, ngayong na-wave, etong si Chris Paul ay may tsansa or malaki ang tsansa na mapunta nga siya sa team ng Lakers kung magsasign nga siya ng isang veteran minimum deal. At kung mapunta nga siya dito sa team ng Lakers mga idol ay for sure na tataas talaga ang chance niya na manalo ng championship. At well mga idol, for sure yan, magandang magiging chemistry nila neto ni Anthony Davis dahil itong ang si AD ay nag-flourish kapag kasama si LeBron. Paano ba kaya pag dinagdagan niya ng mala LeBron James Dim na IQ pagdating sa playmaking na si Chris Paul? So for sure nga yan mga idol, isang malaking addition itong ang si CP3 dito nga sa team ng Lakers kapag siya'y napunta dito.